Madami po ang mga young people natin. Salamat sa Panginoon. Madami ang mga lalaki. Amen. Madami rin ang mga magkulit. Ayun mga young people, pagkain nagsama-sama, ang inyong maging kwentuhan ay yung isikaluluan hati ng Panginoon. Amen. Pagkain yung pagkaitabi-tabi pahalap ang mga kambing na nakawala sa hangga. Okay? Amen? Huwag nyo, huwag makita na may decency ang inyong buhay. Nakikinig kayo? Amen? Kaya pinakalalaan ko lang. Kasi yung fellowship, kasi yung mga nandun sa labas, nandun siya, huwag nyo gayahin yung mga kanan. Right. Amen? So yung mga sa labas, ang puso kay puno, tingnan mo yung mga yung people natin dalaki. Baliktad. Kaya natapos ang fellowship, kaya yung sa'yo, wala kayong nalaman kung ano yung sa akin. Right. Kasi nagpipitin tayo, kasi tayo host, dapat tayo tumakas, kaya ang mga mahihintay. Kapag karnalo rin tumakada. Right. Amen. Pagkadaan yung mga karnal. Kaya nagkasama-sama, yung usapan mo kung asaran, pag yung nagbag-bagyaman sa buse, sa salita. Right. Uy. Para kang buburo lang. Mga ganyan mga usapan ba na? Nakadala niyo yung boses yung usapan sa labas. Ang pagmaganda purihin. Yung pangit-pangit. Huwag niyo iluluhin. Ayun? May kaya kayo? Ayaw kong mag-serve na ngayon umaga. Kaya lang gusto kong makita yung sa'yo. Kasi itadami yung people natin dito tapos puro karnal. Padali pa yung natin sa office. Kaya kayong mga magalas pa, hindi mo pag-inisin nyo. Sa araw pag na-office mo kayo, pag-imiliin mo kayo doon. Gusto mo nyo. Pag-imiliin kayo na lang ako. Kasi may mga bago tayo ng people. Minsan tapusin yung mga karnal, yung mga matatagal. Simba, nasanay na kayo nandyan. Kasi late darating. Nag-o-open pa lang, nalabas na. Tapos mga kwentuhan, mga aso, ay, nakikita ko yung ngayon sa inyo. Okay, mga people, nagkakaroon ba tayo? Ay, kutuwa, dami nyo, pero ano, kung dumami rin puro mga alami mga aso, astagay sa isang ko. Naliwanag po ba yan? Amen. Baka ito kayo kung tayo. Nalilinig ko mga usapan ng masala. Asaran. Huwag ko tayo. Hindi yun nakapagpapatibay sa inyong samahan. Hindi yun nakapagbibigit sa inyong bilang magkakapatid. Yun ay magbibigay ng pagkakaiba-iba sa inyong sa bawat isa. Naliwanag po ba yun? Amen. Especially mga yung isang mga leader na dadala kayo. So, pantayan nyo yun. Ayun isang galing ka, ang galing ko nga rin. Pag nakita nyo ng karna at hindi na maganda, mayroon siya nag-iisa. Maramdaman nyo lang kasi yung kakaiba. Ano nga po ba yun? Hindi na, ako pinipapalala pa lang ngayon, susunod. Uubisin nyo na ako eh. Okay? So, sige lang mo, araw ko yung mandi. Kasi mga umaga, pintuhan ang pintuhan, ulitan ang ulitan. Ang maliliit yung magkita-kita, kala ko, mga parang mga manok na. Mas matalang nakatayo ako doon, hindi nyo ang nakikita. Dapat yung pagsasya ko pala, may ilang na kayo eh. Okay, so, huwag natin kalilimutan yung pag-respeto at pagmamahal natin sa loob ng simbahan. It's not a place of talking, eating, or anything. It's a place of worship
and consecrating yourself. Are you clear with me? Amen. Kaya pagpunta ka talagang sa sisi, kung nakikita ko yun eh, gano'ng mataas ko eh. Ulit ka. Gagamputin ko na lang kayo sa mga mag-upisin ko na lang kayo pagbibigyan ng mga. Huwag natin hayaan na dadapin yung simbahan natin na puro mga karunan, na puro mga ugali ng askal. Okay? Maliwanag po ba ito? Amen. Okay, salamat po. Okay, tayo po natin ito ngayon. Philippians chapter 4. Minsan din sa Pilyana. Pag-Pilyana, asa ang parang asa na. Alam mo kung unbeliever. Philippians chapter 4, verse 13-17. Philippians chapter 4, verse 13-17. Hindi na po kayo? Sabi po ng 13, I can do all things through Christ which strengthened me. Notwithstanding, you have well done that he did communicate with me my great affliction. Ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. For even it is allowed that I descend once again unto my necessity, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Ating pong givers niya ay nasa verse 13. I can do all things through Christ. He strengthened me. Ang kasama pong talata niya ay nasa 2 Corinthians chapter 5, verse 13. Makikita niyo po. 2 Corinthians chapter 5, verse 13 hanggang 14. For we can be beside of ourselves, it is to God, or whether we be sober, it is for your cause. For the lamp of Christ, ano po kaya? I can do all things through Christ, makikita mo po niyo dito, for the lamp of Christ constrained us, because we thus judge that if one died for all, then we are all dead. Ang pag-uusapan po natin ngayong umaga is what motivates you. The word is motivation. Nakita po kasi natin yung salitang motivation ay hindi man natin nabasa yung salitang motivation, pero salita po yung desire, ano mo, yung behaving ourselves na mga word ay mga word na kasama kamag-anak ng salitang motivation. So ngayon po magan, what motivate us? What motivates you? Na tayo po muna yung madanalin. Manalim Diyos, papalagin po ang iyong salita at tulungan niyo po kami na tumaasa sa iyong biyaya, sa pagtuturo ng iyong salita. Ito'y maging hamon sa aming pong buhay at pananampalataya. Maraming salamat po Panginoon ko at siya po namin pagkikiwala ang lahat ng ito sa pangalan po na yung Panginoon. Amen. Kung kayo po'y nakapanood ng isang, naikwento ko dito sa inyo, nakapanood po kayo ng isang Walt Disney film, ay nakalimutan ko kung this is Spielberg yung interview. Nakalimutan ko isang libro ko. At ito pong mayroon po itong para presentation sa Hollywood. Nang nangyari po mga kapatid ay yung pong mga duck, yung mga sa dalagyan, yung mga ano ba, bibi, manuman, pala kayo ay sa dami po ng duck na to si Walt Disney yan eh. Si Duck, Ducky, ano si Duckling, di ba si Duckling?
Kumuha po sila ng 3,000 dak at kumuha sila ng 200 trigo na mga nag-aaral sa video itong mga dak. Ang ginawa po nila, pinag-usapan nila, naglagay po sila ng overviewing camera sa field. Pinilit po nilang pag-aralan paano nila mabubuo yung salitang Disney. Na ang bubuo ay hindi tao. Ang bubuo ay hindi letter, kundi ang bubuo ay yung duck. Doon sa field. Okay? So, nakaisip po sila na yung palang asa palang behavior ng animal, wala naman sila talaga mag-isip na kagaya ng tao. Pero, pwede pala natin sila i-train kagaya ng mga Doberman, kagaya ng mga sea lions, at kung ano pa, mga ibang animal na kagaya ng mga parrots, kagaya ng mga magkatapukin yung bula ng pingpong, idadag doon sa nakalagin na yan, idadag na doon sa maliit na ring. Bakit nila nagagawa yun? Ang kaya wala silang isip, hindi nila alam yun, nakakatuwa tayo, nakakatuwa sila. Are you listening? Hindi nila alam yun, tayo nang mga sa ginagawa nila kasi hindi na eh, hindi natural. Pero, ang nagpapakilos pala sa kanila ay hindi isip kung na ikaw ay i-encourage paano ka magiging kabahagi.
Yan ang isang motivation. Ang pangalawa pong motivation is to keep a person to what? Continue on what he's or her doing. So, dalawang uri ng motivation. Imo-motivate ka na ikaw ay sumali, pero minsan, pag nakasali ka na, wala na. Pero magkaiba po yung isang motivation na hindi ka lang na-involve, hindi ka lang sumali, nagpatuloy ka. That is a complete motivation. Yung isa pong partial motivation, ito lang, in-encourage ka lang dumalo, in-encourage ka lang sumama, eto wala na. Wala na. Yun lang yun. Kaya diyan ka lang kasi, sige, pati ka sumama, itagay mo din ang bako. Yun ang motivation mo, mali. Oh. Eh, paano? Ay, ako naman yun yung bako ngayon, eh, di ba ito yung mong samahan, hindi ako sasama kasi, baby, ano naman ako? O, wala na. Are you with me, man? So, marami sa atin are just motivated doon sa una nag-commit. Wala na. Sinabi ko si mag-commit, eh, pinilit ako bigyan ng papel. Ay, di nagsulat ako. Sumali ako. Ay, kinount. Pero, yung pong inner motivation na kung saan ay i-involve ko yung sarili mo, aba, iba po ito. Ito ang kailangan ng ating Panginoon. Ano yung naiiman? Kasi po, may mga tao isang aayaw-ayaw, pero pag nakita, abay, makikita ko siya ng dalawang mas kasi. So, ano po ang naging dahilan? Kasi po, ang motivation, it gives insight or excites a person to act within. Kasi pag motivated po, tingin nyo, if you are motivated by love, lahat ng gagawin mo, lahat ng iniisip mo, patungkol doon sa pagmamahal. Tama ko ba ako? Amen. Eh, sometimes, may mga tao kahit kung makikita nyo, sama-sama ng ugali, bakit pag nandigaw, parang bait-bait? Naiging kayo, amen? Amen. Tamad yan sa bahay, pero pag nandigaw, tataka ka, natutunong mabukas ng plato, kung naliligawan, ang tawag doon, babe? Iman? Bakit? Pero nataka ka. Nag-iba. Yung tamat, sumipa. Yung makaspaw ay kuminis. Bakit? May motivation. Ang kulang sa atin minsan, hindi natin naiintindihan ang tamang motivation. Bakit ako mag-i-involve at number one, ang mali pong motivation, there are wrong motivations. Number one, if you are motivated by a personal gain. May mga tao po, makikita nyo, magsisimba lang dahil nag-aalam ng niligawan. Pinaspit. Hindi na nagpatuloy. Mayroon yan dito eh. Nagkakit kayo? Active. Ako yung niligawan, eh hindi pa nagliligaw yung nabasid na. Hindi na chance. Ako yung motivation mo. Kasi akala mo yung pakinabang. Agad. Eh, kung ikaw ay nandito para lang nandigaw, eh mali motivation niya. Nandito ka para ikaw ay magtapat. At pag nagpapatras, akad kung bibigyan ng Diyos ng niligawan. Yun ang tama. Pero kung ikaw ay nandito dahil dito, ay naku, hindi ka tatagal dito kasi tatamaan ka rin ito eh. Naitindihan ko ba? Yun yung tinatawag na motivated by gain. Okay? Number two, mali na motivation, eh we are motivated by what? Selfishness. Pagsarili. Kaya bakit ko ito gagawin? Kasi para maging sikat ako, para maging kilala ako, para maging nasa pedestal ako, mali po yan ang motivation. Oo, yung iba naman, yung binanggit ko sa inyong nakaraan, tandaan niyo ako, isang araw, babaon ako, at tuturuhin ko kayo. Ang maling motivation niyo, isang araw, unuhod,
mamamatala. Ang mali motivation niya, hindi sabihin paghihiganti yun. Tama niyo? Na ikaw ay magpapakalagpasa dahil gusto mong gumanti. Diba? Yun ang maling motivation. Okay? At alas ni. Pero mayroon pong tamang motivation. Okay? Alam po ba kayo? Say amen. Magtitan niyo po ang tamang motivation. Pagtitan niyo po ang 2 Corinthians chapter 5. Tingnan niyo. 2 Corinthians chapter 5. Mayroon pong unang-unang tamang motivation. Bakit tayo maglilingkod at magpapatuloy sa gawain? Kasi anong gawin po sa gawain? Ang daming problema eh. Naitingin po ba kayo? Pagkatapos ninyo magsimba sa bahay pa lang, ano na naman, problema. Bakit? Nagsimba si nanay, nagsimba si tatay. Sabi ko mga anak, susunod sila. Pero natin, magandang mo, nag-computer lang pala, hindi naman sumunod. O di away na yan, pagdating ng bahay. Hindi na nga sumunod, puro computer pa, tapos hindi pa nagsahay. Nag-away mo. Hindi na nga nagsumunod, nag-computer pa, hindi na nagsahay. Eh, yung kanilang binigaan, hindi man lamang natiklot. Ito matiti, pagbukas ni nanay ng kanyang pinang ng gasol ay hindi na nga po nagsunod, hindi na nga nagsahin, ipanaglinis ng bahay, tapos pagbukas, wala pang gasol, inaway naman si mister. Ay, madami po eh. Tapos sasabi, nagagaling ng mami sa simbahan, eh inaugaling natin, huwag na nga naman tayo magsimba. O, ay, hindi yung dami. Naitin po ba kayo?
Bible, kung tutungusin bago ka maligtas, patay ka na. Pero bakit ka buhay? Kasi si Kristo ang namatay. Naitingnan nyo, ay bakit ka buhay ngayon? Para ma-enjoy mo. Naitingnan nyo ba? Ngayon, kung ikaw ay ma-enjoy mo yung kaligtasan mo ngayon, ito dapat ang isang motivation natin. Bakit? Isa dami-dami pa naman ang religion ngayon. Nangungutaw kagabi yung sa ring. Mag-inubin na natin ang Roma Street. Kaya nga po, sinabi ng Biblia, sapagkat ang lahat ay nagkasala, hindi makakabot sa kalalakihan ng Diyos. At paano po ay magkatago ng kaligtasan? May mga kaibigan, mga kapatid, buksan po natin sa mga tagagawa, Pinulo 20, patalatang 28. At kaya nga, ay yung pakaingatan ng kawan ng Diyos na tinubos ng kanyang dugo. Sino po itong dugo ito na pinabanggit mo kasama mga kaibigan? Ayon po sa Roma, Kapitulo 3:16. Mga batiyan kayo, 16, ng banal na halik at binabati. Kanino pong iglesia? Iglesia? Iglesia nino? Iglesia ni Kristo. Kaya nga po pag wala ho kayo sa loob ng kawan, wala kayo sa loob at hindi ho kayo member ng iglesia, hindi ho kayo magtatago ng kaligtasan sa magulawat ng itong mga tao ito. Iglesia ni Kristo ang nagliligtas, hindi si Kristo. Nakikinig po kayo? Mga kapatid, isa lang po sa Diyos na kayo'y marsay. Totoo ang kaligtasan na pinanggap ninyo. Kung wala naman kayo sa Katoliko, biyang ibang pananampalataya ang meron kayo. Baka nasa 100 kayo o nasa... Pero kaya ang isang pantay, walang Pilipino na walang religion kahit sa Tanista. Ay kung kayo namaling ng pananampalataya, aasa-asa kayo, magbibigay din kayo, magkukomitment din kayo, dadali pa kayo sa punto, saan-saan kayo pupunta rin, yung iba pupunta pa kayo sa punta. Hindi pa naman makakasali kayo sa Mika. Saan kayo pupuntahin? Hindi pa naman araw-araw, every Sabado, pagbibintahin kayo ng mga Kipro. At kung ano mong ipagagawa sa inyo, para lang daw kayo maligtas. Pero salamat po sa Diyos, hindi yun ang tamang kaligtasan. Ang kaligtasan ay hindi sa gawa, hindi sa pag-anib, hindi sa magiging baptis, ito po ay sa dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At naiintindihan mo yun, dapat yun ang nag-motivate sa iyo, nasa katotohanan ka. Amen. Dapat yun ang nag-motivate sa iyo, nasa tama pala ko. Amen. Kami po nila Pastor John, pumunta kami isang araw dun sa clearing house, Baptist clearing house, sa Makati. Ang ginamit niyang Google Map, yung natawag niya GPS, iba. So, hinanap namin ito, naka-cellphone eh, Baptist Clear, Asian Baptist Clearinghouse, ABC. Makati. Hinanap namin ngayon. Bakit palimok sa ito ang mga Thank you.
dahil alas 9 po si Dina doon kami, matingin, 5 minutes, sabi ni Pastor Joe, mali, ako nito lang kaso yung Google Map. Ay, matapos sa kanyang GPS pa, kung magsalita, hindi kayo magkibin na lahat yung pang-apelido natin. Yung karihido, ito eh. Kaya lang pa kami to, ano kami to? Iba, may tahanap na. Sabi ko, subukan nila yung street malapana, lalo na. Hindi nga lang yung mga Tagalog. Hindi nga yung malala yung isa na mali eh, na tawag-tawag kami. Mga kapatid, nung nag-Google Map kami, ito na yung map, salita na rin. Okay, motor ba? Motor ba? Okay, balik ko. Then, after 500 meters, there is an exit there, turn left. Sabi ni Pastor Calis, yan na tama. Malapit na tayo. Then, sa pagliko namin doon, may lugar eh, nakalimutan ko. Nakalimutan ba, you can park here. Oh, basta ko, park na lang tayo dito. Alam tayo ng park here. And then, para 200 meters left, there's a building there. Mawawis, patipipit na ako. Salamat po sa Diyos dahil nasa totoo. Dapat ito ang motivate sa atin.
po natin itong makita. Number one, what motivates us? Motivates us is truth. Why? The truth. Hindi ko naisisin niya, the truth of salvation, the truth of our doctrine, the truth of our worship. Kasi sabi ng Bible, pag mali ang inyong doktrina, mali ang inyong kaligtasan, mali ang inyong pagsamba. At pag mali ang inyong pagsamba, wala kayong reward at lahat ng mabubuting ginagawa ninyo ay maruming basahan na sa Diyos. Pagkapag-usapan ng kaligtasan. Pero salamat sa Panginoon at tayo na ligtas. Mayroon tayong tama at totoong doktrina. Kaya nga tayo sa tutulang, mahirap talagang i-i-porso yung ating pananampalataya. Kasi nasa katotohanan eh, against ang tayo, against the flow. Tingnan nyo, mga young people, kayo nga nagbabasketball pag alas 6. May linggo na yan eh, pati mamaya, mayroon yata. Nakakabutan nyo din yung mga Baptist-Baptisan. Tama ko ba ako? Nakikita nyo yung sila. Oh, paglabas ko nila si Vance, ay kakapit yung mahigaw. Diba? Nakikita nyo sila. Kasi may Baptist na totoo, mayroon Baptist-Baptisan eh. Kung may iba rin na totoo, mayroon ba rin barilan? Nakakalungkot na, ginagamit din pangalan ng Baptist. Saan alis na lang pangalan ng Baptist, no? Ibig po ba? Nakasira lang eh. Pangalawa pong motivation na makikita natin dito. What motivates us? Number 2. Philippians chapter 2 doon sa ating binasa. Philippians chapter 4. Verse 13. I can do all things through Christ which strengthened me. Notwithstanding, you have well done that ye did communicate with me with my affection. Now, ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. Kaya sa makikita niyo po mga kapatid, itong mga taong ito, kagaya din natin sila, dati silang malalaman. Dati silang walang pakialam sa Diyos, dati silang walang pakialam sa church. Dati silang mali ang doktrina. Katunayan, sa Philippians, nung dumating si Pablo, ang ginawa ng mga tao, aba, nagsipagsampas lang kay Pablo. Sabi ni Pablo, okay, huwag kayong sumambas akin, takunin ako. Okay? Ngayon, makikita niyo po, sabi ni Pablo, sa mga Pilipos at mga Kristiyano, tingnan niyo mga kapatid yung buhay ninyo, nag-iba. Nag-iba yung direction ng buhay ninyo. Sa pangalan po makikita natin yan, mga kapatid, ano ang nag-motivate sa atin para magpatuloy? Yung nababago buhay. Nababago ba yung buhay? Amen. Eh, pagbabago ba? Kung titignan kayo kahapon, kung titignan kayo noon at ngayon, mayroon ka bang nabago? Amen. Say amen. Amen. Huwag kayo mag-ibig kung wala. Say amen kung may nabago. Amen. Oh, amen. Yung mga nakingyan, akala niya, sumano galing niya, isama niya dun sa mga anak ng kapatid niya. Banal na yan. Kasi ba, no? Yung lagi niya, yung anak ko ito, kapag-kapag, ang anak ko ito, 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 ang anak ko, masisipa pa naman. Pero kapatid, hindi mo kasi napapansin yung pagbabago niya ng mga yan eh. Nagbago niya naman yan. Kasi hindi maaaring hindi magbabago yan kasi dumadalo yan eh. Hindi mo lang napapansin. Are you listening? Yeah. Kaya naman minsan na nai-tatay, ang gawin natin, huwag lagi tayong sermon ng sermon. Pag mo ginawa yung mga anak ninyo yung magagandang bagay, i-appreciate nyo. Say amen. Yeah. Amen. Yeah. Oo, i-appreciate nyo sila. Huwag yun lagi yung parang kanta ni Freda ginagawa, huwag na susilisi. Huwag lagi may kasalanan. Huwag naglinis. Nakita niyo, nagbunas ng plato. Pagpasok niya, natutong magtiklok kahit yung kumot. Hindi na itiklok yung muna. Magpapuri man lang yun. Ba, anak, may pagpabago pa lang. Unan muna, natiklok muna. Natiklok ba yun? Ha? Tingnan ninyo, yung mga anak niya, kahit ganyan yan,
Iba yan sa ibang kabataan. Tingin mo lang kumukong yan. Ang ganda-ganda na. Ano kaya? Ang ganda ka ba? Yan yun. Subukan mo. Oo, nasubukan. Nawala yan sa Panginoon. Ang papangit niya. Baka yung mga buhok niya nagtataasal tapos may kulay. Tingin nyo, maayos. Ayan! Ano sila yun? Oh. Baka may iba dyan sa inyo eh. Binabasa ako rin eh. Sana hindi dito yan ah. Lalo na yung mapapuhin ko na yun. Tuhin ko na yung aking gender. Nabasa ko rin. Kita nyo, baka kung hindi na lang ito, kung tagal ito man yan, ha? Kaya dito rin po nila. Amen! Ay, tuloy po nila. Kaya laki po natin, ang atin hindi mag-bisik ng mga bakla, ano? Baka meron dito. Natin, sino mga yan, no? Ang ating media, puno po ng mga baklaan. Ang mga pag-host nila, puno po ng mga baklaan. Kita nyo, hindi yung may bakit ito, ha? Okay? Sabi ng isang pastor, alam niyo, dito sa mga pastor na ito, may bakla ang isa. Hindi ba ako kami? Kasi senior pastor eh. Sabi ng pastor, ano na naman? Sabi ng pastor, isang malaman. Oo, ano kaya kami? Lapit kami. Pakis mo na. Isang malaman. Mabagoy na lang niya ang kanyang gender. Salamat sa Panginoon. Amen. Oh, nabago? Oh. Diba? At kung may mga tuloy, baliwala yung pagod natin, may nabagong isa. Amen. Mga kapatid, hindi nyo na na-appreciate yung malaki niya ngayon. Malaki po ang pagbabago niyan habang dumado niya sa church center. Kahit ang kasama mo, sabi niyo, gusto, hindi ako naniwala na kayo. Kahit ang kasama mo, kung wala niya sa Panginoon, hindi ganyan yan. Eh, kung nasa Panginoon, ganyan na yan. Eh, mag sumunong wala pa. Amen! Kung wala mga amen. Parang yung nag-re-react. Tama ko ba? Ha? Sabihin ko sa inyo, magpakapakipangit siya sa dami po ngayon. Oo. Kayo mga abroad ang masakay, mga abroad ang masakay, kayo nga nag-abroad, ay sabihin ko sa inyo po, pasalamat kayo at nasa church sa mga asawa ninyo. Kaya nga po nakakordyan niyo sa mga kapatid ninyo. Dahil ang danger na yun eh. Pero salamat sa Panginoon, nasa church yan. May nababagong buhay. Yan ang isang mag-motivate sa iyo para magpatuloy ka sa Panginoon. Kasi pag huminto ka, babalik ka sa dati. At mas worse pa yan. Babalik yan! Baka kung umuupos lang yan ng isang dalway, isang, anong tawag doon? Isang magasin, isang case na ang umuupos niyan. Tingin niyo yung mga nag-backslide. Nag-backslide yun ha, hindi mo sabihin, safe pa rin ha, sana. Tingin niyo, worse niyo. Alam-alam mo lang sa pamilya ninyo at alam-alam mo lang sa buhay ng mga anak niya.
nyo, malatili ka at mag-stay ka. Yung mga maliliit na yan, tingnan nyo, makamukulit niyan. Subukan nyo yung layo sa church yan, ay nakakabatari. Sobra! Ang liliit pa, napakitin na turuan ng tama. Kaya nyo, yung mga anak nyo, di ba natuturuan natin na tama rito, eh, man? E, pagbihira po tayo sa mga batang-batang kalitin, pag nagustuhan yung isang lollipop na parang payong, Sa 17 and 18,
Not because I desire a gift, but desire truth that may abound to your account. 18. But I am all about and I am full have received. Okay, balikan lang natin ay dulo. Sorry, sa 18 na dulo. An honor of his sweet smell is sacrifice acceptable and will please him to God. What motivates you? Habang kayo naglilingkod, nagpapatuloy, nagkukuha ang Panginoon sa inyo. Ayun! Umamili kayo. Tingnan nyo ang matuwa sa inyo o ang Diyos mismo ang matuwa sa inyo. Pag kayo po'y nagpatuloy sa church na totoo at umahawak ng Biblia at natuturo ng katotohanan, natutuwa ang Diyos sa inyo. Or aalis kayo sa church, babalik kayo sa vision ninyo, babalik kayo sa buhay ng kapamilyang walang direksyon, ang mga anak ninyo ay walang kaayusan at ang demonyo ang magiging Diyos sa buhay ninyo, mamimili po kayo. Pero sabi po ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Amen? Nawa makita po natin ito. Ano ba ang nagmotivate? Tapos mga kapatid, what motivates us para magandahin natin ito? Hindi lang para sa atin. Hindi lang para sa mga anak natin. Kundi para maluwalhati ang Panginoon sa building na ito. Kasi sasabihin ko sa inyo, ang tao po tumitingin sa building na yan. Tumitingin niya, kapangipangin mo sa bahay ito. Hindi ay dito mag-church. Na dahil sa building, hindi naligtas. Ang init, walang likripan, puro sila. Rama! Are you me? Kung gusto niya lalo tayo, malamig-lamig-lamig, dahil butas-butas. Oo, yan ang intention niya. Oo. Pero bakit? Dahil mag-motivate sa atin ito, na bakit mo ginagawa ito? Para matuwa ang Panginoon sa atin. Kaya i-close. Pag natuwa ako sa iyo, kapatid, sabi ng Bible, kahit hindi mo hinihingi, bibigyan mo. Nananalangin po kayo, amen. Are you listening? Kasi kailan kayo mababago ang buhay ng anak ko? Kailan mababago ang asawa ko? Kailan kayo maayos? Huwag kang mag-alala, tingnan mo. Mag-church ka lang. Hey, are you listening? Nag-listen ka po na i-close. Ayun po kayo. May mga bagay na matagal na kayong hinihingi sa Diyos na parang imposible, parang napakahirap, parang napakabigat, lagi niya dala-dala, lagi kang umiiyak, lagi kang tulala, dyan hindi mo alam kung paano malungkas yan. Tumalong ka lang, magpatuloy ka lang, iiyak din sa Diyos, isumpong mo sa Diyos, isang araw tingnan kung gagawin yan, masusunod ang problema mo. Hindi ka nalulutas yan, ang Panginoon, subukan mo. Yan ang mag-motivate sa iyo para magpatuloy ka. Kasi may mga bagay na hindi mo kaya paguhin. Sawa mo hindi mo kaya paguhin. Ano mo hindi mo kaya paguhin. Ang mga nangyayari sa buhay mo hindi mo kaya. Lumapit ka lalo. Mag-motivate sa'yo. Isang araw, bibisitahin ako ng Diyos. Isang araw, ang Diyos mabahin. Pag pumunta siya sa akin, yung mga pangangailangan ko, bibigyan. Dumalo ka lang. So, pagkasabi ng Diyos, ang siya ay hindi ko para hindi niya makita kahit ang maliliit mong ginagawa. Mag-motivate ko sa'yo. Kung may mga bagay na hindi mo kaya, kung may mga bagay na nabibigatan ka ngayong umaga, kung may mga bagay na nahihirapan ka at gusto mong hingin sa Diyos, then itong mag-motivate sa'yo, magpapatuloy ako noon. At alam ko isang ano, bibisitahin mo na mapagpalang tama yung problema ko dito. Lulutasin mo ito dahil ako yung papatuloy. Nawa'y na mag-motivate sa'yo. Ang Diyos hindi ko yung natutulong. Ang Diyos hindi may siyang kamay. Tingnan niyo ang gagawin ng Diyos sa problema niyo. Tingnan niyo ang gagawin ng Diyos sa pinansyal ninyo. Tingnan niyo ang gagawin ng Diyos sa pamilya ninyo. Ito ang mag-motivate sa inyo para magpatuloy. Sapagkat dati ay ang puso niya, kapatid ko, ang Diyos ang pili ko. Sapagkat marami lang dito patutuo na hindi ninyo malutas-lutas ang problema ninyo nung Diyos ang kumilos, lalutas niya. Amen. Amen? Mag-motivate sa mga ito para lalo kayo magpatuloy sa Panginoon. Huwag kayo lalo na kayo dahil pag kayo lumayo sa Diyos, lalo mapapahamak ang buhay niyo. Huwag kayo na kayo, huwag kayo susuko, huwag kayo hindi ito sapagkat yan na lalo magiging dahilan. Nang lalo ang mga problema niyo lalong dadami, ang hindi mong solusyon ay hindi mo maabot
Hayaan mo ipagtiwala mo ito sa Panginoon at hayaan mo siya ang lumabas nito. The things that motivates you to stay on, keeping on, going on, serving the Lord until bumalik ang ating Panginoon. Ayun po lagi mo ngayon, awitin natin itong replacing sa pagkalain po bawang bahalang buhay, mga kapatid namin, mga kapatid namin, mga kapatid, palayang pagpapagawa ng aming simbahan, ng aming hukong, at ng aming commitment. Salamat po sa lahat. At sinabi po dito, wala po kong bagay nito. Dahil sa pangalan po namin, Panginoon sa Kristo. Amen. Okay, so pagpalaan po kayo ng Panginoon, pagkailan ng bawat isa, lalo sa amin.